Oh, goat farming. Buti na alala ko, may nagtanong pala sa akin kung paano daw ako nagdi-disinfect ng goat house. Medyo nangangalahati na ako nung maalala ko yung tanong. So ito, re-record tayo. May de-demo ko naman sa inyo kung paano ko ginagawa, no? So paano? So bago ako mag-umpisa, nagtitimpla muna ako ng isang timba. Tubig na mayroong bleach. Tapos meron akong manual na pressure sprayer dito. 3 liters ito. May benta rin si Alpha Adventures ng mga pressure sprayer. Paano yung dilution ratio dito? Kung liquid yung bleach na gamit ninyo, 2 tablespoons kada isang litro ng tubig. Ngayon, kung yung bleach na powder naman, in this case powder ang ginamit ko. Mas mura kasi yun eh. Gano'ng karami? 30 grams sa kada isang litro. Yun ang dilution ratio ng kung liquid or powderized yung inyong bleach. Okay? So, bakit may sukat? Hindi pa pwedeng buhos mo na lang na ganun ng Clorox na ano, or Zondrox, or any bleach. Basta mga may bleach lang, pwede na. Hindi po pwede. Kasi meron tayong tinatawag na parts per million, or yung PPM, na kung saan yun ang nakatalagang sukat para kayanin niyang patayin yung mga klase ng bakterya for that particular PPM. Halimbawa, pagka ginawa mong 1 tablespoon lang or 15 grams lang ang iyong bleach sa bawat isang litro ng tubig, hindi niya kakayaning patayin yung E. coli o kaya yung salmonella o kaya yung coccidiosis. Hindi niya kakayanin. Yes, may ilang bacteria ang mapapatay niya, pero yung tatlong binanggit ko and the other types of bacteria, hindi niya kakayanin patayin. Kaya kailangan may sukat yan, no? Hindi ko inimbento lang yun, no? Baka kasi isipin nyo, sa muna kuha yung 30 grams na yan kapag powderized ang bleach, sa muna kuha ang 2 tablespoons na yan. Bakit gustong gusto mo yung 30 grams at saka 2 tablespoons? Hindi lang ako nakakyutan, no? Baka isipin nyo, nakakyutan lang ako dun sa mga numerong yun. Base yun doon sa pag-aaral ko sa tamang dilution ratio ng bleach to water. Bleach to water dilution ratio para mamatay yung mga bakteriyang gusto mong mamatay. So, tapos, kailangan yung mga partition na uunahin mo, dapat walang naglalakad, kumakain kambing doon. So, dito may mga kambing. Baka isipin, bakit sa'yo may kambing? May kambing naman talaga. Pero nakasarado yung mga exit and entrance points. Nakasarado yan. So, mag-spray man ako sa area ng ito. Itong walang kambingan dito. Ito meron, pero sarado ang pinto niyan. Doon meron, sarado din yun. No? Nakatali yun. No? Dito banda, walang pakalat-kalat na kambing. Walang tatamaan ng bleach. Walang tatamaan dyan. Walang kambing dito. So, pag tapos na itong part na to, gagawin ko, medyo tuyo na siya noon, no? After 30 minutes. Bubuksan ko yan, lipat naman sila dito. Para pag doon ako sa kabila, wala sila doon. Tapos yung pinagkakainan na yan, itataas ko yan. Common sense lang, syempre, di ba? Lang naman, anihin ko ng Clorox yan, hindi pati yung silage na yun, nilagyan ng Clorox. Same thing dito, itataas ang mga yan. Yung feeder nila, tsaka yung drinker, yung timbang yon, itataas yan, itataas din yan. Ang pag i-spray ko dito, bubungan lang ang hindi ko i-sprayan. Hindi naman naaabot dyan ang kambing eh. So, ang i-sprayan natin, flooring, itong mga, ang tawag dito, steel matting, yan, yung mga poste, kasama na syempre itong trapal na to. Yan ang tatamaan. So, literal na bubungan lang ang hindi i-sprayan. Pintuan, yan. Itong part na yan, i-sprayan yan. Ganyan ang pag-i-spray ko, no? Tapos itong kanilang mga feeders na yan tsaka drinkers, 'di ba, ang pagde-disinfect ko once a week, no? Once a week, lagyan niyo ng schedule yan, no? Mas maganda kung halimbawa every Saturday, halimbawa katulad ko every Saturday ako nagde-disinfect.
Para kapag naging malaki na yung goat house ninyo, halimbawa sa kaso ni Alpha Adventure Farms, no, may mga ang tawag dito, may mga mini farms kami na kung saan niro-roll out ko na lang yung mga best practices ko. So pare-parehas kaming, kung dito sa areyang to, every Saturday ako nagde-disinfect, ganun din ang marching order ko dun sa mga iba naming mga farms. So ganun din, every Saturday. Ang tawag dun, batching, no? Para pare-pareho, no? Kaysa doon sa kanya-kanya ng trip ang bawat farm manager. Kailan niyo gusto mag-disinfect? Ako Monday, o ako Tuesday, o ako Sunday. Pare-pares tayo. Para alam ko na pag pupunta ako sa ganitong farm, kailangan disinfected na yan. Alam ko, ganun, no? So, ang tawag ko doon, batching. No? Nagba-batching kami ng mga routines. Okay? Tapos, ito naman kanilang mga drinkers na ganyan, feeding throughs. Hindi once a week yan. Every morning yan. Every morning. Ibababa yan. Lahat yan, ibababa. Kahit mukhang malinis, ibababa yan. Tapos, sasabunin yan. Babanlawan. Tsaka isasawsaw. Ito, may mga blue drum sa baba. May disinfecting solution din yan. Isasawsaw yung magkakasya dyan sa bibig ng drum na yan. Isasawsaw. Tapos yung mga hindi kakasya sa bibig nito, siyempre, tatabuin na lang yung disinfecting solution para ma-disinfect yung palanggana. O kaya, takip na yan. Di naman kakasya sa bibig nito. Tabo ang gagamitin para ma-disinfect yan. Every morning yun. Every morning. Whether sinisipag ka o hindi. Every morning yan, hindi po non-negotiable lang ganyan. May mga rules dito na non-negotiable. Hindi mo pwedeng ibase doon sa maganda ba gising mo, sinisipag ka ba ngayong umaga, hindi ganun. Ha? So now sa pagde-disinfect, wag naman yung nakikita mong nanlilimahid ang flooring mo tapos spray ka lang ng spray. Kaya nga may nakasabit na walis dito, nagwalis muna ako yung mga nagsisiksikang tae ng kambing dyan, minalisan ko muna. Anong kwenta nun? Nang nabasa nga ng tubig na may Clorox, pagkatapos, pag tininan mo, nagkalat pa rin naman ng tae ng kambing. Naku po, nag-disinfect ka pa. Pagka ganun, linisin mo muna. No? Kapag maganda ang panahon, kagaya niyan, maganda panahon, hindi umuulan. No? Maghapong malakas ang hangin at mainit. Mainit, no? Ang tawag dito, wet cleaning yung hose pinasok ko dito, no? Tapos nag wet cleaning ako kahapon, no? Wet cleaning, tapos ng wet cleaning kinabukasan Sabado, ayan, nag-disinfect ako. So batching, hindi po pwedeng nag wet cleaning ka ngayon tapos pinalipas mo 6 na araw doon ka palang nag-disinfect, marumi na naman ulit nun. Okay, so yan, ganyan ang pagde-disinfect dito ng goat house at saka sinegue ko na rin paano nagde-disinfect ng mga feeding troughs at saka yung drinkers nila. Tapos once a month naliligo ang mga yan. O baka gusto nyo yung tanong, dinidisinfect ko rin ba ang mga kambing? Ako syempre hindi na, alam naman Cloroxan natin ang ang kambing, ano? I know that's common sense, pero baka dun sa mga curious, baka gustong itanong, nahihiya lang o inunahan ko na kayo. Hindi natin kinoklorox, binibleach ang kambing, ha? So, ayan. Ayan ang duck pond. Bakanting ngayon, ang duck pond na to. Itong area to. Itong farm na to. Okay? So, ganun ang pagde-disinfect. Weekly sa goat house, pero bago disinfection, maglinis muna. Kung magandang panahon, mag wet cleaning. Bubungan lang ang hindi i-sprayan. Tapos ang didisinfect natin, hindi lang yung loob. Lalabas ako mamaya, pati yung paligid dito, didisinfect yan. Yan, paligid na yan, i-disinfect yan. Mag-didisinfect dyan. Yung sa likuran, palibot. Ganun ang pag-didisinfect. Kasi, dinisinfect ko ito ang loob. Tapos sa labas, hindi. Bakit? Di na ba ako aapak sa labas? Pag umapak ako doon, paano na? Pinasok ko rin. Kahit pa sabihin natin may footbath doon sa labas, no? Mahirap na. So, pati paligid dapat i-disinfect natin.
So, yun lang. Nasegway ko lang. No? Iko-continue ko na yung paglilinis ko na ito. Ito. Sige, pakita ko sa inyo. Itong bandang part na to natapos ko na. Ayan, tapos na yan. Oh. Ayan. Kita ba sa camera? Ayan. No? Pati itong pintuan na to, i-spray yan. Oh. Itong merong yan. Itong wall na yan. Oh, poste. Ayan. Bubungan lang talaga ang hindi. Ganyan. So, ganyan ang pagdi-disinfect. Simple lang. Disiplina lang talaga ang kailangan. Para sa kapakanan ng mga alaga nating kambing at para hindi tayo mapalaki ang gastos sa panggagamot. O, mamili ka. Lingguhang gastos sa Clorox, Zonrox at oras mo. O yung lingguhang paggagamot ng nagtataing kambing, nagdadiarrhea, mayroong ang tawag dito, may ORF sa bibig, ano, nagluluha, malungkot, anong gusto, mamili ka sa dalawa. Lingguhang gastos sa bleach at oras o lingguhang panggagamot doon. Nung mahirap to, napagastos ka sa gamot na nila nang may sakit, namatayan ka pa. Diba? Ang dami mong nadadali doon. Oras, pera, yung pinaglaanan mo ng oras at pera, namatay, nawala pa. Ay, doon na ako sa lingguhang gastos sa bleach. Magkano lang naman yan? No? Kumpara doon sa nagkakasakit ang alaga mo. Okay. O siya, yun lang. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.